brothers and sister, good morning po sa inyong lahat. At tayo po ay muling naririto upang mag-aral ng banal na kasulatan. Sana po doon sa mga kamakarinig ng gospel, ng ating dakilang Maestro Jesus, ay huwag po kayong antukin. Labanan po ninyo ang antok sapagkat ang nakikinig ng gospel ng dakilang Maestro Jesus ay antukin po mga brothers and sisters. Antukin at antukin kayo at papayayan kayo ng Diablo upang kayo hindi makarinig ng banal na salita ng Diyos. Yan po ang paraan ng Diablo upang hindi makakain ng pagkain ng buhay ang ating kaluluwa. Kaya labanan po ninyo ang antok. Ano po mga brothers and sisters, para sa gayon, magkaroon kayo ng pagkain ng buhay. Walang dilitiba ang salita ng Diyos. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay nasa Ebanghelyo ng ating Galang-galang San Mateo Kapitulo 5 Versikulo 22. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang tungkol sa impyerno ayon sa Biblia. Mateo 5:22. At ito po ang sinasabi, tutunghayan ko po. Data po at sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuon sa kanyang kapatid ay mababasa panganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid ay mababasa sinatrin. At ang sino mang magsabi ay mababasa panganib sa impyerno. Sa mga nakakaalam ng salita ng banal na kasulatan, bawal akong sabihin ito. Tanong po sa Mateo 5:29, tungkol pa rin ito sa impyerno. Kaya kung ang kaluluwa natin mapapasa sa pangalan sa impyerno, hindi natin dapat takutan natin kapatid. Kasi pag sinabing mapapasa sa pangalan, delikado, mahuhulo sa impyerno. 29. At kung ang kanan mong mata ay makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo. Alikado, mawawalan tayo ng mata. Yun po ang sabi ng Biblia. Makakapagpatisod sa iyo ay dukitin mo at iyong itapon sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan. At huwag ang buong katawan mo ang mabulit sa impyerno. Yun mga brothers and sisters. Mira, mabuti pa yung kulang ang sangkap natin na nasa buhay na walang hanggan. Kesa kumplito kang katawan, nasa impyerno ka naman. So mabuti pa yon. Kaya ngayon po mga brothers and sisters, ang kapagpapaliwanag dito, hindi po physical na tinukuti natin ating mata at tatapon, hindi po yun ang pagpapaliwanag doon. Dito po, kung ang ating mata nakakapagpatisod tayo, tayo lagi nakairap sa ating kapwa, lagi tayo nakasimangot, yun po ay aalisin na natin, tatapon na natin yun. Kung tumingin tayo sa ating kapwa, ay kala mo galit na galit, mga ngain ng tao, yun po ang aalisin natin. Pabaguhin po natin yon.
At tayo po ay kinakailangang laging mahinahon. At ang sabi pa po rito, mabuti pang mawala ang isang sangkap ng iyong katawan. At huwag ang buong katawan mapunta at mabulid sa impyerno. Yan po ang sinasabi ng Biblia, mga brothers and sisters. Hindi baling kulang ang sangkap mo, nasa buhay na wala hanggang ka naman. May kompleto pa ang sangkap ng katawan kung nasa impyerno ka, wala rin yung saysay. At ito pa rin po, yan po ang kahantungan ng mga kaluluwa kung susuway natin ang batas ng Diyos. 5:30, sinasabi po naman dito, at kung ang kanan mong mata ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Kanan mong, at kung ang kanan mong kamay ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. At iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at ang at huwag ang buong katawan mo ang mapasa impyerno. So yun po naman, yung kanang kamay naman na makakapagpatisod sa atin ay puputulin natin. Hindi po physical na puputulin natin. Puputulin po natin ng tabak, hindi po. Yun po ay kinakailangan natin putulin yung gawa ng kamay natin, kung ano man ang gawa natin ng kamay. Halimbawa po, sa umaga pa lang, himas-himas tayo ng manok, papunta para pumunta sa sabungan, linggo umaga, gumigising, naghahasan ng tari, pupunta sa sabungan, yung po ang puputulin natin yung gawa ng kamay. Pupunta sa sugala, papunta sa madyunga, papunta sa saklaan, pupunta sa warehouse, doon sa kabit mo, yun po ang maaalisin natin po mga brothers and sisters, para tayo hindi mapunta sa impyerno. Yan po mga brothers and sisters. At dito naman sa Mateo 10:28 naman tayo. Tungkol pa rin ito. Ang lahat ng pag-aaralan po natin ay tungkol sa impyerno, para tayo hindi mapunta ron. At maiwasan natin habang tayo may katawang laman pa ang mahulog sa impyerno. Mateo 10:28, at ganito po ang sinasabi ng Biblia. At huwag kayo mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapot hindi na nga kapapatay sa kalwa, kundi bagos ay katakutan ninyo, yaong makapupuksa sa kalwa at sa katawan sa impyerno. Yun mga brothers and sisters, napaka-pagsig nito. Yun ang dapat nating katakutan. Sino yun? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na may kapangyarihan siyang makapatay. At mayroon din siyang kapangyarihan makapuksa ng kaluluwa at sa katawan sa impyerno. So mayroon pong katawan ng kaluluwa, pupuksain ka ron dahil nasa impyerno ka na, may kakayanan pa rin ng Diyos na pupuksain ka ron. Yun na po ay kaluwang kamatayan. Kamatayan sa laman at kamatayan sa kaluluwa. At mayroon pa po nga dito na sinasabi ang Biblia na doon sa Hebreo naman, ang sinasabi po doon, tunghayan po natin kung paano tayo ay huhukuman ng Diyos. Hebreo 9 po ang sinasabi doon, 27, at ang sabi po rito, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Minsan mamatay ang tao. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Doon na po huhukuman ng Diyos ang tao. Doon na po huhukuman, kaluluwa po ang huhukuman. Yung pong kamatayan sa katawang laman, hindi po yun parusa, takda ng Diyos yun, na mamatay na minsan. Ang kaparusahan po,
ay nasa kaluluwa. Paghuhukom. Yun po yun, mga brothers and sisters. Dito naman po tayo sa Mateo 18:9. At ganito po ang sinasabi rito. Ayan po natin, 18:9. At kung ang mata mo ang magpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na iisang mata kaysa may dalawang mata na mabulid ka sa apoy ng impyerno. So, yan po mga brothers and sisters. Kailangan talaga tayo magsumikap na mag-aral ng banal na kasulatan, makinig ng ebanghelyo, sapagkat narito po ang kaligtasan ng kaluluwa. Ito rin po ang pagkain ng ating kaluluwa, ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po nito. At sabi ni Kristo, ang aking laman ang tunay na pagkain at ang aking dugo ang tunay na inumin. Yung pagkain dito po sa lupa, piki yan. Piki po lahat yan. Ito po ang tunay, sabi ni Kristo. Totoo nga po mga brothers and sisters, pag tayo ay kumain, after 2 to 3 hours, gutom na naman tayo. Pag tayo ay uminom, after so many hours, puhaw na naman tayo. Yan po mga brothers and sisters, tunay na ang pagkain, tunay na sa kayong mga ahas, kayong mga lahi ng ulupong, papaano makakawawala kayo sa kahatulan sa impyerno? Nagagalit po ang dakilang Maestro Jesus dito, ang kinakausap niya ang mga Pariseo. Ito po yan mga brothers and sisters, kayong mga ahas, kayong mga lahi na hulukong, paano mga kawawala kayo sa kahatulan sa impyerno. So, napakatindi po natin ang kailangan maniwala, sumampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat upang magkaroon tayo ng pagkain ng buhay, magkain tayo ng kalakasan. Kaluluwa po ito sa kaluluwa. Ito po hindi pagkainan naman, pagkainan po ito ng kaluluwa. Tuloy po tayo. Marcos 9:40.
43. Marcos 9:43. Sinasabi po dito, at kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Putulin po natin yung ating kamay. Hindi po natin puputulin ang tabak. Puputulin po yung gawa ng kamay. Kung ikaw ay sugarol, puputulin na yung sugar. Kung ikaw ay lagi nakataga yung kamay mo sa baso, lasing dito, lasing doon, laklak dito, laklak doon, inom dito, inom doon. Babae rito, babae doon, beer house dito, beer house doon, kapit dito, kapit doon, yan po ang puputulin natin. Yung mga gawa ng kamay, maaga pa lang, nasasabungan na, ako, yan po, nasa madyungan na, yan po ang puputulin natin. Yan po ang pupaliwanag dyan, hindi puputulin mo talaga yung kamay mo. Maubos ang sangkap ng kamay mo kung lahat ng nasabi ng Biblia ay gagawin mo sa physical na gawin na pagpapaliwanag. Ito po ay spiritual. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapasa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Naku, kawawa tayo mga brother and sister, ating kaluluwa. Wala pala ang kamatayan ng apoy doon. Tuloy-tuloy ang liyap, talaga matutos na tayo. Mabuti para pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may kumpito ng sangkap na punta sa impyerno. Naku, gandang-ganda nga ng ayos mo, blandi pa ang buhok mo, nasa impyerno ka naman, nagpa-retoki ka pa ng ilong, naku, kawawa, nasa impyerno naman, naku. Kaya kinakailangan po mga brothers and sisters, tigil po natin yung mga masamang gawain. At na ito po ang ebanghelyo upang mabago tayo, upang baguhin ang ating mga hindi mabuting gawa sa paningin ng dakilang Maestro Jesus. Tuloy po tayo. Marcos 9:47. At kung ang mata mo ang makapagpapatisod sa iyo, dukitin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa harian ng Diyos na may isang mata. Nakapasok ka naman sa kaharian ng Diyos kaysa kung ito kang sanggap na simpiyan mo ka naman. Yan po mga brother and sister, kaya alisan na natin yan. May mga matangkay kasakiman, matangkay pangalo niya, yan po ang alisin natin. Yan po ay hindi ka lupundugod sa paningin ng Diyos. At lahat ng kilos at galaw ng tao nalalaman ng Diyos. Iniisip mo pa lang yung hinihingi mo sa Diyos, alam mo Diyos pangangailangan mo araw-araw. Hindi mo mabuti po sa iyong pumasasara ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata kang mapulit sa impyerno. So napapapapangangin talagang talaga sa pangangin na talaga tayo dito tayo sa katawang lang lupa. Wala pa tayong ganang pangangin. Pero pag nasa kaluluwa na tayo, diyan na kikita na natin ang panganib na ayon sa ating mga ginawa dito sa lupa na may katawang lamang pa tayo. Lucas 12:5. Ito na po. Tuloy pa rin tayo sa tungkol sa impyerno. Ang impyerno. 12:5. Ito po. Tatapwat, ipinagpapauna ko na sa inyo kung sino ang inyong katakutan. Katakutan ninyo yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan magbulit sa impyerno. Tunay na sinasabi ko sa inyo, siya din yung katakutan. Sino po ang Diyos ng mga pangyarihan? Ang tao, ang tao na nangalaan sa Diyos na sino yung sinasabi. Kitang-kita po tayo ng Diyos ang manating ginagawa. Sabihin man yan, silalim ng lupa, silalim ng bahay, kitang-kita po ng Diyos yan. Yan po ang dapat nating katakutan. Sabi po sa Biblia, ang pagkatakot sa Diyos, tutunghayan po natin. Nandito
po yun sa Job 28:28 ng Job. Ang sabi po dito, at sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. Pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. So, hihiwalay tayo sa kasamaan. Yung kung mga pagputol-putol ng kamay, dukit, matalik, sinasabi, hihiwalay po tayo sa kasamaan gawa natin upang tayo magkaroon ng pagkatakot sa Diyos. Yan po yan. Magpaliwanag yan, mga brothers and sisters. Dito na po tayo sa huling impyerno. 2 Pedro 2:4, sinasabi po dito, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel. Nagpatawad sa mga anghel ng magkasala ang mga yaw. So, paulos na magkasala pa lang ang iyon ng pagtawad. Mabuti pa ang tao. Binigyan ng Diyos ng pagkakataon na makahingi ng kapatawaran sa Diyos. Ang anghel, wala na palang kapatawaran. Nag-aantay lamang ang Diyos sa atin na lumapit tayo sa Diyos upang tayo patawarin. Pero ang tao, matigas ang ulo, puro material ang iniisip. Puro material ang iniisip. Iniisip, puro kumita ng salapi. Sabi po sa Biblia, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. At sabi sa Biblia, ibigin mo ang Diyos. Una, higit sa lahat ng bagay, ng buong puso mo, buong kaluluwa mo. Yan ay ang tao, salapi, kumita, negosyo. Pag tayo po mamamalingki sa palingki, tinanong natin, bago pa ba yung isda mo? Bagong-bago yan eh. Bagong-bago. Bibili mo, bagong-bago. Pagdating mo sa bahay, lutuin mo, bulok na, mabaho na. Ayun po din ko, laging nakakabili pag binibumili sa palingki. Bagong-bago, dinaw pa ng mata. Pagdating dito, bulag na ang mata ng isda sa baho. Yan po mga brothers and sisters. Kumita lang tayo ng kaunti basta nasa mabuting paraan. Sapat na yun. Ang sabi ng Biblia, ang nagtipo ng marami, hindi naglabis. Hindi naglabis. Ang nagtipo ng kaunti, sabi ng Biblia. Ito po, sinasabi pa rin ng Biblia na nagkasala ang mga yaon, mga anghel, kundi siya ibinulid, kundi sila ibinulid. Marami sila. Kundi sila ibinulid sa impyerno. No? So, may mga anghel na nasa impyerno ay ng kadiliman. So, bukod sa impyerno, mayroon pang bukay, pero pang kadidiman doon sa gitna pa ng impyerno doon. Yan yan po ang kalalagaan na kakatakot po ang impyerno. May Bartolina pa rin. Ako ilang ngayon. Lalangoy-langoy ka sa impyerno. Pero ang ginagawa natin dito sa lupa, napakasarap. Lalangoy tayo sa dagat, lalo kumainita, swimming pool, mga pools. Lalangoy-langoy tayo, malamig. Pero yung kaluluwa po natin, sinikaluwang buhay, kung di tayo gagawa ng uti, ay tiyak po. Ang lalangoy natin, impyerno. Sigurado na yung tosta doon ang kaluluwa. Sa mga hukay ng kadiliman, so may Bartolina po rin, madilim sa impyerno, ha? Upang ilaan sa paghuhukom. Yun. Upang ilaan sa paghuhukom. Doon palang huhukuman ang mga kaluluwa sa impyerno. Ikalawang kamatayan po yun. Una ang kamatayan, salaman. Ikalawang kamatayan, kaluluwa. Kamatayan ng kaluluwa,
sa impyerno. Unang kamatayan sa katawang laman. Ikalawang kamatayan sa kaluluwa. Doon na yun sa impyerno. Yun ang pagpupong. Thank you very much mga brothers and sisters. Maraming salamat sa nakikinig. Maraming salamat sa mga hindi nakinig. Maraming salamat sa mga hindi manonood. Maraming salamat din sa mga manonood. Thank you for watching.